Welcome back to my channel. You're watching my vlogs. And for today's vlog, guys, gusto ko muna mag-sorry sa inyo kasi sobrang tagal ko hindi nakapag-upload kasi napakarami nangyari, including this one. Kaya ito nga yung sasabihin ko sa inyo. Kaya tumagal ako sa pag-upload. Isa lang yung reason. But then again, gusto ko muna mag-thank you sa 10 subscribers ko. Nakakatawa talaga sa Philip na parang wala namang kwenta yung mga vlogs ko, diba? Pero hindi rin naman ako nagsasap-tusap or whatever. Pero meron pa rin may subscribe sa akin. Thank you so much. And yung patuloy na nanonood pa rin yung sa interview questions, maraming din salamat kasi pinapanood nyo pa rin siya na wala akong ibang vlog yun. Pinapanood. Yun na, guys. So, una, gusto ko sabihin sa inyo na alam nyo ba na nung last vlog ko is pregnant na ako nun. And right now, I am 9 weeks and 4 days pregnant. So, yun na nga. So, itong vlog na to is going to be my pregnancy story. Going back, diba kinasabi nga kami na January 2019? And ang plan talaga namin is next year pa kami mag-baby. So, kung iisipin nyo, nasunod yung plan namin. Pero, hindi talaga namin siya planan na as in ganito siya mabuo or what. Basta, nangyari na lang. And hindi rin namin talaga siya ina-expect. Tapos, edi yun na nga. Last ako nagkaroon is July 15. Tapos, noon, siya yung masalam niya pa kasi sa akin. Ako, wala akong idea. Pero kasi, before kasi ako mag-pee, nag-away kami. And alam niyo ba, guys, nakalmot ko siya. As in yung kalmot na may dugo. Grabe talaga. Tapos, parang, sabi ko, parang nung nakita ko nakalmot ko siya, hala, paano ko nagawa yun? Parang hindi ko normal na nagagawa yun yung kalmot na yun. So, tapos noon, talagang sobrang emotional ako. Tapos yung kinakain ko, ang lakas ko kumain. Tapos yun nga, kunting bagay na gagalit ako. Tapos kilta-galit ako sa kanya. And then, na-realize namin na dapat pala, matagal na kami bumili ng pipi. Kasi medyo ano na nga yung nararamdaman ko, guys. Parang nasusuka ko is everyday talaga pagising ko, parang pagod na agad ako, masakit na agad yung ulo ko. Tapos maghapon yun, maghapon na masama yung pakaramdam ko na parang pagod ako. And then, so namili na kami ng pipi. So ito na yung sa pipi. Ito siya, yung pregnancy test ko. Alam ko nabili namin ito sa The Generics Pharmacy. So, pinabili ko to sa kanya. Hindi yung kinabukasan ko ito. Ngayon, naalala ko pa yun kasi tumantawa ko. Kasi nung magja-jogging kasi kami ni mami na ng 5 a.m. So, wala pa akong idea na pregnant ako nun. Then, tulog pa si LCD nun. Umihi ako. Tapos, saka ko siya inilagay dito yung ihi nga. Tapos, nakita ko na siya na positive. Pero, wala mo nang pinagsabihan. Nag-jogging muna ako. Siyempre, hindi na siya jogging, guys. Lakad na lang siya kasi alam ko na pregnant ako. So yun, habang naglalakad-lakad ako, nag-listen ako sa music, tapos nag-iisip-isip ako na parang bagong ano nga ito sa buhay ko, bagong experience sa buhay ko, ganun. Pero hindi ako natatakot, parang na-excite ako, na-excite. So pag-uwi ko, sinabi ko agad kay Elsie, hindi siya nagulat. Kahit ako hindi ako nagulat ng buntis kasi nga yung signs na pinapakita ko is andun na. Tapos, sinabi ko rin sa parents ko, natuwa sila. And then, yun, sinabi sa close friends ko lang, wala pa akong ibang pinagsabihan, basta ka-close kita, yun, nasabi ko din sa'yo. Tapos, noon, kinabukasan, guys, pumunta namin sa center. Pagpunta namin sa center, pinapabalik kami ng Webes. Kasi pala, guys, ang Webes place, buntis day. So, every Webes, pupunta ka dun dapat from 1 to 4 months yata dapat pumupunta ka dun. Kasi ang gagawin nila sa'yo is ibibipi ka nila para malaman nila kung normal ba yung bibi mo. Wait ka nila, ikikilo ka nila. Nung Webes na yun, yun na nga, inuna kong i-bibi, normal naman. And then yung weight ko nun is 54 siya. Tapos, pinapunta rin kami doon sa makeup cabin. Ito yung pinaka-ano kong advice sa inyo, guys, na kapag nalaman nyo na buntis kayo, pumunta agad kayo sa center nyo.
kasi malaking tulong sila. Hindi sila sa, hindi mo parang kapag buntis ka tapos di ka pumunta sa center, parang maraming mawawala sa'yo. Kasi hindi ko naman sinasabi na dapat sa center, merong iba na nagpupunta sa private, pero mas gamay ako sa center kasi feeling ko mas alam nila dahil mas matatagal na sila dun. And midwife yung mga nandun. More on midwife, so mas alam nila yun. And then ayun nga, punta kami, tapos sinabi sa amin na halos maghapon yun, lecture. Pagpunta ko dun sa my center, ayun kasi main center sa cabin, taga-town side kasi kami. So pagpunta ko sa main center, ang ginawa is pinatest yung ihi ko, and then nagpa-test din ako ng HIV, and then yung dental. Tapos afternoon guys, lecture na, as in lecture na, yung mga pwedeng maka-apekto sa bata, yung pag naninigarilyo sa harap mo, kapag kasi, ang natutunan ko dun, kapag second hand smoker ka nga, magkakaroon ng cleft palate yung anak mo, and marami pang ibang naging ano, magiging result kapag nakakaamoy ka ng usap ng smoke, tapos yung sa hepatitis, ganon. So yung mga sakit na ng nanay na siguradong mamamana ng anak or pwedeng maipasa mo sa anak mo, na yun nga yung dapat mong iwasan. So lecture lang siya hanggang after lunch na yun eh. Hanggang after lunch nag-ano na kami, nakuha na namin yung result. So ang result okay naman, kaya lang yung sa ihi ko hindi okay. So yung sa ihi ko may kaunti siyang bacteria, yun yung nakaano talaga sa naka-stress ako. So number 2 advice, kung may plano kayo mag-baby in the future, maging healthy na kayo ngayon. Ako kasi sobrang pasaway ko, napakahilig ko sa maalat, hindi ako pala yung magtubig. Mahilig ako sa chicheria. Kumakain ako ng gulay pero hindi lagi. Tapos, kumaga yung gulay ko yung may makain lang ng gulay. Hindi ako yung talagang more ang gulay. Iyon. Kung nagbala kayo mag-baby in the future, kailangan maging healthy na kayo ngayon. Kasi, mahihirapan kayo. Kasi hindi nyo pwedeng ipanganak si baby or hindi pwedeng nasa tiyan nyo si baby nang may sakit kayo. So, iyon. Ang inano kasi sa ihi, ang makikita sa ihi is yung sugar mo and then yung bacteria mo nga if may UTI ka. So meron nga ako, natitik nga ako nun. Tapos ang ginawa is niresetahan na lang ako ng gamot. So for 1 week inom ako ng gamot na yun para mawala yung bacteria. And then yun na nga, balik kami sa center. Ito guys yung nakakatuwa sa center kasi lahat ng updates malalaman mo, at sa pagkain and all, advices malalaman mo, at sa pa ito yung libre nilang pero sulfate folic acid kasi kailangan kasi ito ng bata. So ang naririnig ko, ang sabi nila 180 pieces na ganito yung may inom mo dapat in 9 months. So yun nga, ito is 100 pieces. So pag naubos to, ihingi ulit ako para meron na. Libre lang to guys. Yun yung maganda sa center. Libre lang siya. And then may advices pa. Hindi kayong bibigay lang sa'yo tapos hindi pa na alam yung gagawin. So ito talaga, kailangan inumin ko siya araw-araw. And hindi naman siya masyadong ano sa akin. Kasi maliit lang naman siya. Sa ibang ano guys, ang sinasabi ko, kaya gusto ko na may knowledge kayo na alam niyo na dapat sa center muna kayo. Kasi sa ibang lugar, nagugulat sila na libre lang pala to sa center. Namili pa sila or nireseta pa ng private doctors nila, eh libre lang pala, diba? So yun, nalaman ko yun kasi ito yung pangatlong tip ko sa inyo. Mag-search kayo. Naganap si hobby ko ng ano ng pages, which is yung firsttimemoms.ph. Yun. Yung page yun, sobrang laking tulong niya na sa pagkain, malalaman mo talaga na nakaka-relate ka sa kanila, malalaman mo kung ano yung bawal sa'yo, yung dapat mong gawin. So, yun. Magpunta ka sa page na yun, ilike mo yun, mag-member ka dun, kasi marami ka mabasa dun. Hindi kasi lahat ang nasa-search mo is totoo. So, doon, at least sa firsttimemoms.ph is yung experiences talaga ng mga moms yung makikita mo. So, kaya nire-recommend ko.